maaga pa. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Napuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Masinawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Nagpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsingawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madalang ng ningas ng pag-ibig na kanyang nagpaalab para sa kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal.
Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdaraho, aawit ng pagpupuri sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bilang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya, naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya.
Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumilingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kum," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, sa 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsitayo po ang lahat. Sa araw hong ito sa ating ebanghelyo, ay maganda po mapansin ang dalawang karakter sa ating ebanghelyo. Si Jairo, ang isang lingkod ho at opisyal sa sinagoga, at ang babae ho na lumapit ho kay Jesus dahil 12 taon na ho siyang may sakit. Tila nawawala na ng pag-asa. Kahit nagsinubukan niya na magpagamot, pero lumalala ang kanyang karamdaman. Parehong lumapit kay Jesus at parehong kumapit kay Jesus. Ang babae sa ating ebanghelyo, ang babaeng dinurugo, ay lahat ng paraan ay ginawa, maabot lang si Jesus. Inabot ang kanyang laylayan ng damit. Hindi lang ho, tinapik yung balikat. Yung laylayan sa may bandang paa. So, isipin niyo, paano niya inabot yun? Kailangan niyang maging kapantay ng lupa para maabot ang laylayan sa damit ni Jesus. Minsan, sa buhay natin, tila nawawalan tayo ng pag-asa. May ibang tao minsan ang nagpapawala ng pag-asa natin. Tulad ng mga tao na lumapit kay Jairo, sabi, "Huwag mo nang abalahin ang guro, patay na anak mo. Huwag mo na siyang guluhin." Minsan may mga tao pa sa paligid natin ang tila nais patayin ang sindi ng pag-asa sa buhay natin. Pero sino ba ang liwanag ng pag-asa natin bilang Kristiyano?
si Jesus. Kay Jesus tayo tumitingin. Kay Jesus tayo lumalapit at kumakapit. Lalo na sa mga panahon na tila ay mabigat ang lahat. Sa mga panahon tila ay nawawalan tayo ng pag-asa, si Jesus ang pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Kay Jesus tayo nananalig. Kay Jesus tayo kumakapit. Tulad doon ng ebanghelyo, yung babae, nung nalaman niya tungkol kay Jesus, buong pananampalataya niyang inabot. Sinubukang kumapit, mahawakan ang laylayan ng damit. Tayo rin po mga Kristiyano ngayon, lumalapit sa Panginoon, buong puso at puno ng pag-asa na sana ang ating pinapanalangin ay kanyang tugunin. Buong pananalig at pag-asa na ang ating idinudulog sa kanya ay magkaroon ng kasagutan at katuparan. Pero kasama higit po sa lahat, ang nais natin ang pinakadamdamin natin bilang Kristiyano ay ang lubos na pag-asa natin kay Jesus. At ang pag-asa natin ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat alam natin, no, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Tayong Kanyang mga minamahal, tayong Kanyang mga nananalig sa Kanya, ay kahit kailan, kahit man ang paglalakbay natin ay may mga pagsubok na kasama, niminsan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Niminsan, ni sandali lamang, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Lagi natin siyang kasama. Lagi natin siyang kapiling at kalakbay. Kaya po, magandang baon natin sa misang ito, ang pag-asa ng Panginoon kahit saan tayo nagpupunta. At maganda rin, no, maging hamon din sa atin na tayo din ay magdala ng pag-asa sa ibang tao. Ang santuhong pinagdiriwang natin ngayon, si San Juan Bosco, ay nagbigay pag-asa sa mga kabataan. Lalong-lalo na ho, ang una niyang pinaglingkuran mga kabataan ay ang mga kabataan na tinatawag po nating may hinaharap ho na mga kaso, mga kabataan that are in conflict with the law. Sila'y mga nakakulong. Pero si Juan Bosco ay binigyan sila ng pag-asa. Kung ang buong komunidad ay walang tiwala sa kanila, ibinigay ni Juan Bosco ang tiwala sa kanila. Siya ay nagbigay pag-asa sa mga taong, lalo na ang kabataan, na tila'y wala na rin mga pag-asa o ang tingin sa kanila'y walang pag-asa. Si Juan Bosco ay nagbigay pag-asa. Kaya hamon din ho sa atin ito at paanyaya sa atin na hindi lamang tayo kumapit at buong pusong umaasa sa Panginoon, pero tayo rin ho sana ay magbigay at magdala ng pag-asa sa ating kapwa. Lalong-lalo na ho, kung may mga kakilala kayo na nawawalan ng pag-asa sa mga sandaling ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kalakip ng buong pananalig, habang nananalangin tayo na may pananampalataya sa Diyos Ama, na tugunin niya ang ating mithiin ng ating itugon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga,
Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway may pakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa pagpanggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanila ang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hanap-hanap ka ng puso.
sa daang matuwid. Huwag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit pag announcement. Sa darating na Webes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ay siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa ay nagaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Webe, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco na ngay iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Kristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo.